Hello once again mga ka-testing, welcome back muli sa aking YouTube channel. Gusto mo bang matuto ng paglalagawa at paglagay ng thumbnail sa ating mga video? Kung gusto mo mga ka-testing, tuturuan kita, samahan mo ako. Testing na. So ang ituturo ko naman sa inyo mga ka-testing ay ang paggagawa at paglalagay ng thumbnail. So ang una nating pupuntahan mga ka-testing is ang PicsArt. So kung meron kayong ibang editor, pwede naman, pero ito kasi yung ginagamit ko palagi, itong PicsArt. So makikita ninyo mga ka-testing itong plus sign dito sa baba na medyo kulay violet, i-click lang natin yan. And then makikita natin yung start editing. Then pipili tayo ng pinakang background natin. Pwede tayong mamili dito sa all photos, all videos, sa replace, collage. Yan, may templates, backgrounds. Pwede rin tayong mag picture para sa cameras, yung sa cameras. And drawing, tsaka yung mga pre-photos. So dahil ang gagawin ko mga ka-testing is yung isa kong video na wala pang thumbnail is yung paano magluto ng tinola. So hahanap tayo ng medyo akma dun sa ating video. So depende na rin sa inyo mga ka-testing kung alin yung kursunada ninyo, pero eto maghahanap tayo dito sa pwede rin dito sa color backgrounds mga ka-testing. Ayan. Pili lang kayo dyan. So ang pipiliin natin is yung dito sa aking all photos. Maghanap tayo sa aking all photos. Ayan. So eto pipiliin natin itong isang ito. And then i-close lang natin itong advertise na ito mga ka-testing. Click natin itong X dito sa taas. Yan, makikita nyo na yan. And then mga ka-testing, gagamit tayo ng dahil malaki yung size nya is magano tayo magka-crops. So ang pipindutin natin is itong tool sa baba. And then crop. Yan, dahil ang magpipit sa ating thumbnail mga ka-testing is 3:2. So i-click natin itong 3:2. Yan. Yan ang mga ka-testing yung size natin. Pwede natin siyang igalaw. Yan, and then check lang natin itong sa taas. Yan. So yan na yun mga ka-testing. Yan na yung size ng thumbnail natin. And then magpupunta naman tayo sa mag-add photo tayo. So ito yung check natin dito is kiklik natin itong add photo. Makikita nyo rito sa baba. So click ang add photo. Yan. And then, mamili lang ulit tayo ng mga picture. Kualin yung gusto natin. So, pipili tayo ng isang picture dito na po pwede natin ilagay. Try natin ito mga ka-testing. Then, click lang natin itong add na nasa taas. So, yan mga ka-testing, pwede natin siyang i-crop. Para mapaliit natin yung size. Yan, i-slide lang natin yung ganyan. Yan. Then, check ulit sa taas. And then, mga ka-testing, para mawala yung background ng picture natin, is gagamit tayo ng cutout na makikita ulit dito sa baba. Click natin itong cutout. Yan. And then, click natin itong person. So, pwede rin tayo dito sa outline. Dahil sa tao naman yung nakaano dito is kiklik natin itong person para mas mabilis. So nakita ninyo mga ka-testing, nagkulay red yung ano natin, yung tao. So ang gagawin natin is i-aayos lang natin yung pagkakakrap niya. So mangyayari dyan mga ka-testing, yung mga nakakulay ng red, yan yung matitira natin pag sinave natin siya.
So, yung lahat ng gusto nating mapasama sa pagsisave is kukulayan natin ng gagamitan natin itong brush sa baba. Yan ang pagkukulay. Nakita nyo, nakukulayan siya. And then, itong isa is eraser. Yan, eraser yan mga katesting. So, pag in-erase ninyong ganyan, hindi siya mapapasama sa pagsisave. So, ibabalik natin. Kukulayan natin ulit. Yan. And then, itong mga side mga katesting, pwede natin siyang palakihin para hindi tayo mahirapan. Then, click natin itong eraser para pantayin lang natin yung mga ano sa gilid. Ayan. So, ganun lang mga katesting. Ganun lang kasimple yung pagka-cut out ng mga picture. And then, dito sa taas, ayan, dagdagan natin yung sa kanyang balikat para ayan. Ganyan lang mga katesting. Dahan-dahan lang. So, pag sumobra, pwede nyo siyang i-erase. Ayan. Ayan. Kasi yun yung lalabas dun sa ating pag sinave natin siya. Ayan, makikita nyo mga katesting. Ayan. So, ganun lang kasimple mga katesting ang pag-crop ng picture. Ayan. And then, pag natapos mga katesting is, click natin itong save. Kung okay na sa inyo yung inyong kinat out. Yun. Ganun lang mga kasimple mga katesting. So, hihilayin natin ito. Palalakihin natin kung gusto natin. Yan. Ito pwede nating pahabain, pwede pa ganunin. Ito pabuka, ganyan. So yan. So ganun lang kasimple mga katesting ang paglalagay ng picture at pagka-cut out ng picture. Yan. Click anywhere. And then, maglalagay na tayo ng text. So, pindutin lang natin itong text. Yan. And then, maglagay na tayo ng title natin. So, dahil ang nakalagay ko doon is about tinola. So, ilalagay natin is tara. Tara na. At humigop. Humigop. Ng mainit na sabaw ng so yun lang muna mga katesting. And then itong nakikita ninyo mga katesting, itong apat na guhit sa taas, ito meaning ito is kung saan natin ilalagay yung text natin. So itong ilalagay natin siya sa right side. Ayan, nakita ninyo, nag-ano siya sa right side, left side, center. So, try natin siya sa right side. And then, click lang natin itong check. Ayan. So, hindi dapat naka-left side kasi itong nang is nagbago ng tayo. So, baguhin lang uli natin. Double check lang, double click lang tayo sa text. Try natin sa left side. Ayan. Ayan mga katesting. Then kung gusto natin palitan ng font mga katesting is slide lang natin itong mga font. Ayan. Hanap tayo ng gusto nating font. So try natin yung Milasian Circa. Then ang color, change natin ang color sa red. Red. And then itong stroke mga katesting is ito yung pinakang border nya. So naka ano siya sa white. Eh, sa black, then palitan natin ng white. Yan. Yan. So, pwede natin siyang kapalan ng border. Yan. Yan, ganyan lang mga katesting. So, try uli natin palitan ng ibang font. So, marami yan mga katesting. Kayo ang bahalang pumili kung ano yung sa tingin nyo ay maganda. Yan. And then, click anywhere tayo. And then text ulit, chicken tinola. Check. Ayan.
Pwede natin siyang lakihan mga katesting. Yan, ganyan lang kasimple. Yan. Yan, pwede natin palitan ng font. Ganon din ang sistema niya. So, hanap tayo ng medyo maganda. So, pwede na rin siguro ito mga katesting. Yan. And then, palitan natin uli ng kulay. Lagay naman natin is, for example, is black. And then, may border siya na white. Pwede natin kapalan. Yan. Or, pwede namang white ang color. And then, ang border niya is red. So, hindi siya masyadong pansin. So, mga katesting, pili lang tayo nung sa tingin natin ay mas buhay at kulay. So, pwede rin dito mga katesting sa texture, gradient, yan. And then, pili tayo ng panibagong kulay dito. Palitan natin ng red. And then, dito is yellow. So, yan mga katesting, nakikita nyo. And then, yung stroke is palitan natin ng black. Yan. Click anywhere. Then add photo tayo. Lagyan natin ng ating tinola. Ito yung ating picture ng ating tinola, dalawa. Then add. Yan, i-crop lang natin siya mga katesting, yan. Para medyo maliit yung pesto, ganyan lang simple, yan, ganyan lang. Then itong isa ganun din, crop din natin mga katesting, tanggalin natin yung ano. Para yung pesto niya is lumuwang na konti. Yan. So, ganyan lang katest, kasimple mga katesting ang pagagawa ng thumbnail. So, dalawang option mga katesting sa pagsisave. Itong may check sa taas and then yung ni-screenshot ko. So, ang ginagawa ko mga katesting is ini-screenshot ko na lang siya. Yan. Screenshot na siya. And then, ikakrap ko siya ng kung isisave nyo siya ng direct mga katesting, hindi nyo na kailangan siyang ikrap. So, since ang ginagawa ko ay screenshot, eh, kakrap ako. So, isisave na natin siya. Yan, okay na yan mga katesting. And then, close na natin. Discard. And then, out na tayo. Cancel. And discard. And then, out. Yun mga katesting. So, pupunta naman tayo ngayon mga katesting sa ating YouTube Studio. Yan, click natin yung ating YT Studio. And then pupunta tayo dun sa aking dinadownload na video. Nakikita nyo to paano magluto. Yan, i-click lang natin yan. And then makikita nyo mga katesting is itong parang lapis dito sa taas. Click natin yan. And then makikita ninyo yung edit thumbnail. So, kung gusto niyo rin mag-edit ng title, itong ating description, pwede dyan mga katesting, dyan na rin yung gabag. Dyan yan na rin yung babaguhin yan. And then, since ang gagawin natin is itong edit thumbnail, kiklik natin itong edit thumbnail. And then, custom thumbnail. Yan, and makikita na ninyo mga katesting yung inyong ginawa na thumbnail. So, i-click lang natin yan. Yan, and then pindutin natin itong select sa taas. And then save. So ayan na mga katesting, napalitan na natin ng thumbnail yung ating video. So ganun lang kasimple mga katesting. Alam ninyo kapag may thumbnail kayo is parang magandang tingnan yung mga alignment ng video ninyo at saka medyo makakadagdag akit siya doon sa ating mga viewer para panoorin naman yung ating mga video, di ba? O yan mga katesting, ganyan lang kasimple ang paggagawa at paglalagay ng ating thumbnail sa ating mga video. So, umpisahan nyo ng gumawa, lagyan nyo na at pagandahin ang inyong mga videos.
Hanggang sa muli, maraming maraming salamat.